Kala ko may ibon. Nana pala, buluan at wala na. Pero wala naman siyang karga na. Isa na siguro. Ayan natin. Kuhul na yung nga niyang kuhul. Ano ko meron pa eh. Kahawa naman yung ano. Kahawa naman yung naipugad. Yun sa aking pag-grass cutter may na pa isang pugad oh. Ayan yung ano niya oh. Ibon. Pero iwasan lang natin. Iwasan ko na lang siya kawawa naman. Baka ano yung nanay. Baka dyan ko na lang ilalagay. Bali. Hindi natin siya papakialaman. Kawawa naman eh. Na-store ko natin yung kanyang ano. Yung kanyang bahay. Wala nang bahay pero at least hindi natin siya papakialaman. Diyan lang natin siya at babalikan naman yung kanyang nanay niyan. Hindi yan iiwanan, babalikan din yung kanyang nanay yan. Lilinisan lang natin tapos tatambunan natin siya ng konti. Ng konting damo para at least alam yung kanyang nanay na hindi ginalaw yung kanyang ano, yung kanyang anak. Bali, lalagyan natin ng ano. Tabunan lang natin ng konting ano. Dahon. Para alam yung kanyang nanay na hindi siya ginambala. Ito para ito daan ng nanay. Si kawawa naman, hindi natin nakita. Pero ibang ano yan, ito yung kanyang bahay. Ito sa akin. May balay mong puti. Yan, ito natin alaman. Pinagyan na natin ang makikita siya. Yung isa kanina doon may nakikita na akong pugad. Yung parte. Nakikita na akong ito. So, wala na siya. Wala na ano. Yung parte. Wala na siyang itlog or wala na siyang sisiw. Yun lang ang nakikita ko. Iwasan ko na lang. Iwasan ko na lang siya. Iwas ka tira. Tayo sa mga ganyan, huwag nating kulin kasi hindi naman natin papakinabangan yan. Sayang lang, may stress yung kanyang nanay. May stress yung kanyang nanay, siyempre may buhay din yan. Kaya kahit ganyan, naistorbo natin, doon siya natin ng paraan para at least yung nanay niya, kung sabihin yung natures or yung kalikasan natin, nakakatulong din sa atin yan, yung mga ibon.
buhay din kasi yan, di ba? Para matulad natin, pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, siyempre malulungkot tayo. Kaya dapat huwag nating pakialaman. Pero sorry, dahil nagambala ako yung kanyang bahay, pero yan, ginawa naman natin ng ano, nakita nung nanay niya mamaya, mabalikan pa siya. Siguro mga after, may balahibo naman siya eh. Siguro baka mga after 1 week, hindi ko pa naman ito matatapos lahat. After 1 week baka sakaling may pakpak na siya, pero hindi natin siya gagambalain, hindi na lang muna siya. Hintayin natin siya na, hintayin siya natin na ano, na makalipad. Yan, update kayo dyan sa ating bagong ano, ating bagong episode, sa ating bagong natuklasan. Sana tularan ng ibang ano, nanguhuli ng ibon. Pag may mga ganyan, nasisig. Huwag pakialaman. Siyempre, kawawa naman. Siyempre natin kapag kinabangan yan. Hindi naman natin alam kung anong ibon yan. Tsaka dapat ang ibon hindi hinuhuli o hindi kinukulong. Katulad ng ibon na kinukulong, inaalagaan. Dapat kailangan malaya yan, malaya. Tulad din natin, malaya din na nakakagalaw kasi pag sa kulungan, kawawa naman siya. Yan, hintayin natin siya na hanggang makalipad. Update yung kayo lagi dyan sa ating natuklasan na ito. Kick!